Okay. Ano ba yung domain? Ano po ba yung range? Okay? So, nung diniscuss ko sa inyo last meeting, di ba, pag sinabi natin domain, siya yung possible x values. Okay? Siya yung tinatawag din natin na independent variable. Okay? Pagdating naman po kay range, okay, this is the y values. Okay, at the same time, ito yung tinatawag natin na independent variable because we are depending doon po sa mga possible value po ni letter X po. Okay, so yun yung domain and range. Okay, for example, this one. Okay, so sabi ko nga sa inyo, pag sinabi natin function, we can relate it as a machine na kung saan for every input na ginagawa na ilalagay po natin, of course, there is a process. And then later on, after we done processing those values po, okay, magkakaroon tayo ng output. Okay? So for example, ito yung domain natin. Ayan yung mga possible x values. And this is the process or this is the function na gagamitin po natin. We have f of x is equal to x squared. Okay, once we substitute mga anak yung value po ni x dito, okay, syempre after nung computation natin, there will be an output. And yun po yung tinatawag natin na range. Okay? So for example, si 1 yung ilalagay natin. So pasok natin siya dito sa box. So we will be having 1 squared. And 1 squared is equal to 1. O kapag 2 naman, 2 squared, we have 4. Kapag 3, we have 9. So kahit anong possible, kahit ano pong value ang ilagay natin yan, dyan, okay, there will be an outcome pa din po. Okay? So ganun po siya ha. Tandaan nyo lang, domain, si X yun, si range naman po is si Y. Ayan. Example again, sir, paano, kunyari, ang given lang po sa amin is graph. Okay? So, paano po namin ma-identify si domain, paano po namin ma-identify si range? Okay? So, look very carefully mga anak dito sa example natin. So, makikita ninyo, there is a circle. Okay? Syempre, yung circle natin, there's a certain point lang po na matatamaan po niya. So, hindi lahat doon sa Cartesian plane matatamaan niya. So, dito, ang unang-unang gagawin natin, syempre, si domain muna i-identify natin. So, kung si domain is si X po, so, ang titignan natin, mga anak, is yung X-axis. Okay? So, this is the X-axis. And this one, yung Y-axis. So, mamaya, dyan tayo titingin for the range. So, sa domain, tignan lang natin yung end by end. Okay? Hanggang saan ba magsisimula? Saan ba matatapos yung graph natin? So, dito makikita naman natin mga anak. On the negative side, okay, tinamaan po niya or kabilang pa po si negative 3 doon po sa value. Okay? And also, sa kabila naman on the positive side, we have positive 3. So, yung negative 3, tsaka yung 3 po, okay, they're still included doon sa possible values po ni X. So, kasama sila. So, between those numbers can be used, okay, to make a circle po. Okay? So, sir, paano namin sasabihin or paano namin iaano po yung domain? Okay, so ito po yung magiging domain po niya. Okay? So, ang pagbasa po nito mga anak, so I think you are familiar naman po how to read this. Sige nga, can anyone read po kung paano po binabasa yung nandito sa domain? Or tell me kung paano ba ito babasahin? Meron po bang nakakaalala pa sa inyo nung junior days po ninyo? Wala na. Okay, pag binabasa po natin iyan, okay, we will be starting reading it doon sa gitna, okay, doon kay X, then papunta po sa left, and then babalik po tayo sa right. Lagi po yun ha, pag ganito po yung itsura. Now, X is greater than or equal po kay negative 3, but less than or equal to positive 3. Okay? Sir, bakit may equal? Okay, doon sa sign nung ginamit po natin. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo kanina, si negative 3 tsaka si positive 3 po is still included po doon sa pinaka x values po natin. So, kasama pa siya. So,
Kaya po meron kayo makikita dyan na negative, equal sign po. Okay? Kapag kasama kasi siya, kailangan merong equal sign. And isa pa mga anak, kapag hindi siya kasama, yun, dun lang natin tatanggalin yung equal sign po. Okay? Another one, si range naman. So, sa range naman, ganun din. Tignan natin yung y-axis. So, sa taas, we have positive 3. And then, sa baba po, we have negative 3. So, kapag binasa po natin iyan, ayan, so makikita po natin na, ayan, so mag-start siya sa 3, matatapos siya sa negative 3. So, sa range natin, halos parehas lang po dito kay domain, na y is greater than or equal to 3, negative 3, but less than or equal to positive 3. Okay? So, yan yung domain and range po on this example. Another one, ayan. So, ganun pa din, okay? So, sa graph, titignan lang natin yung parang end to end nung pinaka-drawing po natin or pinaka-graph natin. So, si domain, dun tayo sa x-axis. We have negative 4. So, yung graph, umabot po siya dito hanggang negative 4. And then, hanggang positive 6. So, sa domain, ayan. So, x is greater than or equal to negative 4, but less than or equal to positive 6. Pagdating naman po sa range, okay, we have here positive 2. And then, negative 4. Okay? So, y is greater than or equal to negative 4, but less than or equal to positive 2. Kung mapapansin ninyo mga anak, yung negative po na integers, lagi po siya nandito sa unahan po ni y. Okay? Yes, sir. Ay, yes, mga anak. Nandyan po talaga lagi kapag negative. Ibig sabihin, kapag mga smaller number, nandyan sa part na yan, kapag larger number naman po yung nasa kabilang side. Okay? Paano naman kapag straight line lang? Okay? As you noticed here, mga anak, sa graph natin, okay, we have a straight line. Okay, and look very carefully on a dot doon sa 1, 0. So, makikita ninyo dyan, mga anak, yung circle is an open circle. Okay? Kapag open circle, mga anak, this is an indication na kung saan hindi po kabilang. Okay, yung number po na yan, doon po sa domain, tsaka ng range. Kasi dalawa po yan eh. We have open circle and then we have closed circle. Kapag closed circle, mga anak, ayon, yun yung included pa siya. Kagaya dun sa unang example natin, yung negative 3 and then positive 3. Dito, this is an open circle. Therefore, si 1 po tsaka si 0, they are not included po on the values pagdating po kay domain and then kay range. So, sir, ano pong gagawin namin dyan? So, syempre, maglalagay lang naman tayo ng restriction. So, kung makikita nyo, straight line, okay, infinity yan, tuloy-tuloy lang po yan kahit anong gamitin natin na value po ni x, we can use negative, we can use positive. Okay, dire-diretso lang po yung graph po na iyan. So, wala pong hangganan. Okay? So, pagdating sa domain, ang basa naman natin dito, mga anak, is x is all real numbers, okay, but x should not be equal to positive 1. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, si 1 is not included. Pagdating naman po dito kay range, okay, this is letter Y, ha? Okay, pagdating naman po dito kay range, okay, same lang din naman po kasi infinity naman po yung pinaka graph po natin. So, si y din po is all real numbers. At the same time, there's a restriction na kung saan po si y should not be equal to 0. Okay? So, ganyan po siya kapag meron po tayong restriction or parang kapag hindi po included yung number po sa pinaka domain and range natin. All we have to do is to indicate it also na hindi sila kasama. Okay? Yeah, another one, paano naman kapag ang given naman po sa atin is function na po. Okay?
So we have f of x is equal to the square root of x. So sir, paano namin malalaman yung domain at saka yung range po dyan? So I have here the illustration, mga anak, once po na nag-substitute po tayo ng value po, okay? So we can use positive numbers po, okay? We cannot use negative kasi that is our rule kapag po meron tayong square root or radical sign. So hindi pwedeng maging negative yung nasa loob po niyan. So ang magagamit lang natin is 0 hanggang positive numbers po. Okay, and mapapansin ninyo mga anak dito, ito, ayan, closed circle po siya. Ibig sabihin po niyan kapag closed circle, kasama po si 0, or that is the starting point na pwede natin gamitin for the values of x. Okay, so si domain, yan yung mga x values. Okay, ibig sabihin from 0 and then positive integers, hanggang infinity na po yan. Okay, yan yung pwede natin gamitin. And then, pagdating naman po kay range, yung pataas naman po. Okay? So, syempre, kung dito sa domain natin, we can use positive numbers lang po. So, syempre, pagdating naman dito kay y, puro positive lang din po yung magiging possible answers. Okay? And ayan po siya, pataas. Okay? And infinity na rin po siya. Okay, so in short, ayan po yung magiging domain and range po natin pagdating dito sa function na ito. Okay, tignan nyo mabuti. Sabi ko sa inyo, included si 0. Kapag included kasi, okay, yung bracket na po yung ginagamit natin instead of parentheses. Okay, that is our indication mga anak that the number is still included po pagdating po doon sa mga values po na pwede nating gamitin. So that is the domain and range. Do you have question po ba mga anak? Pagdating po kay domain and range. Okay, lagi lang nating tandaan ha. Okay, kapag sa graph, tignan lang natin yung x-axis, yung y-axis, saan ba siya matatapos, ano yung hangganan ng pinaka-graph natin. Okay, kapag mga ordered pairs naman, syempre yung first element and then the second element for us to know what is the domain and the range of the given scenario po. Okay, so let's talk about now, So another example, ayan. So this is for the real life situation naman mga anak. So dito on the first example, makikita ninyo na we are talking about the number of shoe pairs in terms of x, and the equation, or it can be expressed by the equation of y is equal to 2x. Okay, kapag ganito naman yung given mga anak, and then we will be identifying which is the domain, which is the range. Okay, parang ang hahanapin lang natin dito, ano ba dito sa sentence na ito yung independent variable? Alin ba dito yung dependent variable? So, syempre, alam nyo naman na yan, pag dependent, nakadepende yan doon sa pinaka-independent natin. So, syempre, ano ba yung pinag-uusapan natin dito? So, ang pinag-uusapan natin dito is the number of shoes in terms of pairs, or the number of pairs of shoes. So, yun yung independent variable natin. Kung ano yung pinag-uusapan, yun yung independent. And then, yung dependent, syempre, okay, once na na-identify na natin yung independent, okay, madali na lang sa atin mga anak yung pinaka-dependent. And, okay, syempre, ang dependent natin dito is the total number of shoes. Okay, ilang pair ba ng shoes lahat-lahat meron tayo? Okay, so syempre, depende na po yan sa value po ng x na gagamitin po natin. Another example, ayan. So dito naman mga anak, Mr. Landry is driving to his hometown, and distance naman po yung pinag-uusapan po natin. So we're talking about the time, okay, that he drive, and then we have the function here, d is equal to 55t. So that is the average speed, yung 55 meter per hour po. Okay, so ulitin ko lang,
pag independent, we are talking about kung ano yung pinag-uusapan natin, syempre yung time ng pagda-drive niya, and the and then the dependent variable po is yung total distance po ng traveled from driving to his hometown. Yan. So, ito naman is about the ticket. And then, each ticket po cost $12.50. And then, paano kapag 10 yung binili niyang ticket? So, syempre, independent variable. This is the number of tickets na bibilihin. And then, the dependent is the total cost. Syempre, each ticket po, di ba, there's a corresponding value or parang amount. So, kunyari, 10 yung binili niya, ibig sabihin ang babayaran niya is $125. Yan. So, dito naman mga anak, sa example na ito, we are talking about the pizza. Okay? So, yung pizza, $5 po yan. And if you wanted to put on toppings, okay, you're going to pay $1.50 for each po. Okay? So, ano ba yung pinag-uusapan natin dito? So, we are talking about the number of toppings. Kasi parang yung number of toppings kasi, yun yung magsasabi sa atin kung magkano ba talaga yung total price ng pizza. Kasi the pizza itself is just $5. So, kunyari magpapalagay tayo ng 2, 3, okay? So, additional 1.50 cents yon kada isang toppings po. And then, syempre, yung dependent, okay, the total number or the total cost of the pizza. Yeah. So, yun yung mga example natin, mga anak, on the real life situation. Diba? Kunyari, bibili kayo ng milk tea, tapos magpapa-add kayo ng pearl o kung ano-ano man. Diba? Ganun din siya. So, nakadepende rin po siya dun sa mga additional na parang gagawin po natin. Pag nasa McDo, Jollibee, di ba? Magpapa-upgrade tayo ng size, ng drink. So, ayun. So, hindi nyo lang napapansin mga anak, pero in everyday life, we are using po yung mga topic na dinidiscuss natin dito. Pero syempre, hindi naman na kayo nagko-compute-compute. You're not representing yung ginagawa naman na ninyo on table, on graph. Okay, hindi nyo lang napapansin, pero again, na-experience natin yung topics po natin here. Okay? Now, let's talk about the different ways of representing the functions and then relation. Okay, apat lang naman po yan, but honestly, it's 5. Pero yung pang 5 po, itatopic ko na lang sa inyo once we start po dealing with the different types of function. So, we have 4 po muna. Ayan. So, we have your ordered pairs, table of values, graph, mapping diagram. So, yung apat naman na yan, you are already familiar kasi dun pa lang sa unang discussion natin, na-encountered na natin silang lahat. Okay? Sir, paano na-encountered? Can you give us the examples of each ways? So, kapag ordered pairs, ayan yon. Lagi ko yung ginagamit sa inyo, di ba? So, yan yung ordered pairs na pwede natin gamitin to represent a relation, okay? And even a function. Another one, yan, mapping diagram. So, sa mapping diagram, mga anak, ito po yung may pa-arrow-arrow. Okay, so, we have the input values and we call it the domain. Well, for the output value naman, we call it the range. And tandaan lang natin mga anak, kapag mapping diagram yung ginagamit natin, yeah, we are setting up a table, pero ginagamit natin siya ng arrows para makita natin kung sino ba or parang etong input na to, ilan ba yung pinaka-output niya? Okay, meron bang na ulit? So, ganun po yung sa mapping diagram. Okay, table of values, ayan. So, they look the same pagdating doon kay mapping diagram. Okay, yun nga lang pagdating kay mapping diagram, kapag naulit yung number, isang beses mo lang siya isusulat. Dito kay table of values, kahit maulit yung number, required po ninyong isulat. Kagaya niyan, naulit yung 4. Okay? Kailangan isusulat natin siya ng 2 beses. Kasi pag isang beses lang natin yung sinulat, ano yung ilalagay natin kay 3? So, wala. Diba? So, parang
yes, sabihin natin na pag tayo, alam natin sa sarili natin na ayan yung magiging output niya kasi tayo yung gumawa. Pero for your bigger audience, okay, baka hindi nila maintindihan. Okay, so kailangan natin isulat po ulit. Okay, tandaan nyo ha, mapping diagram, hindi na siya sinusulat ulit kapag may naulit, pero kay table of values, required po siyang isulat ng doble. And syempre, si graph. So, alam nyo naman na yan. Kagaya kanina, dun sa domain and range. Okay? Puro graph po yun. So, ganun lang din po. So, yung apat na yan, yan po yung mga ways po na pwede natin gamitin to represent a function and even a relation. So, let's have an example, mga anak. And then, gamitin natin silang apat. Ayan. Example number one. So, let's say, divers jump off an airplane, okay, and they experience pre-fall, okay? On 0 second, 10,000 feet po yung place niya, okay? Below, ano po yun, above the earth surface, o yung pinaka-ground, above the ground. So, 10,000 feet. After 8 seconds po, syempre nung tumalo na siya, okay, naabot na po niya yung 8,976 feet. After 12, nabago na naman yung position niya, naging 7,696 na lang. And pag 16 seconds po, nasa 5,904 feet na lang po siya. Now, kapag ganito kasi parang problem solving, let's say ganun, naka-word problem tayo, parang hirap intindihin. Okay, di ba? Parang hirap, ay ano ba yan? Okay, so pwede natin gamitin mga anak yung different ways na sinabi ko sa inyo para at least mas makikita natin ng maayos, we can represent better yung mga nakikita natin na given values dito sa word problem natin. So check natin mga anak kung paano natin siya gagamitin or how we can use yung apat na ways to represent this word problem po. Ayan. So syempre unang-una, ordered pairs. Ayan. So, kapag 0 seconds, equivalent, yung pair po niya is yung 10,000. 8 seconds, 8,976, and then so on and so forth. Ganyan po natin siya isusulat kapag ordered pairs po. Kapag naman po mapping diagram, syempre, needed ng arrow. So, i-arrow lang naman natin siya kapag yun yung corresponding fit naman po niya per seconds naman po yun. Okay? Pag naman table of values, ganyan lang, para makikreate ka lang ng table. And syempre, meron pong pangalan yun na hindi po table-table lang basta. Hindi lang din laging X tsaka Y po yung makikita natin dyan. Syempre, meron tayong pinag-uusapan and dapat yun yung ilalagay natin na name pagdating po kay table of values like this one. Okay, yung nandito, yung domain natin, yan yung time or we're talking about the seconds. While yung nandito naman po is the height in terms of feet. Okay, so ganun po yun. And even on graphing, kailangan po makikita pa rin po yung pangalan, yung time, tsaka yung height. Kasi kapag X and Y lang, pwede kong pagbaligta rin. O gawin kong X yung height, gawin kong Y yung time. Okay, so syempre, for us to know talaga, or parang specific, yung pinaka, yun na talaga yun, kailangan natin lagyan ng pangalan po, or ng identification like this one. Yung nasa baba, ito yung time. Yung nasa taas, yan yung height. And this is the coordinates po doon. Ito, like this one. This is the ordered pairs. Palinat lang po natin silang lahat. And once we connect po each other yan using a line, syempre, susundan lang natin yung mga point. Ayan. So we will be creating na po a graph. So yan po yung different ways pagdating po dito kay representing ng function and ng relation.